Dimes Man. Renounce time to man. And hello guys, welcome sa ating DPC sa Eastern Europe Season 2 Upper Division. Pero ito na nga guys, Team Spirit versus Extremum. Pero itong game na to is wala na daw bearing, di ba? Oo, wala nang bearing kasi itong Extremum, sila na yung nasa bottom and magre-relegate sila sa lower division next season. And yung Team Spirit naman qualified sila sa group stage ng major. So so far maganda yung pinapakita dito ng Team Spirit. Ito yung looking forward ko na makita sa major kasi dito pa lang sa group stage sobrang tindi na nilang maglaro eh. Oo. Idol din si Toronto Tokyo. True. Lakas mag-carry. Ang alam ko si Mira yung mid nila diyan. Parang nakakalito kasi yung mga pangalan nila eh. Like hindi mo alam kung sino yung hindi mo kabisado yung pangalan nila dahil yun nga bago lang sila sa scene na to guys eh. Ang nakikita ko luma dito si May Poshka. Ano na to eh, veterano na to, 'di ba? Even sa CIS, ano na to eh, like ang dami na dating company ano yan, ni Ramses, dating Empire, ayan. Empire dating tama. Nagkakampi. Yeah. Yep. Pero yan, guys, shoutout muna sa inyo ha. Yan, yung chat natin ta lang inaayos ko pa. Yeah, shoutout sa inyo and shoutout muna sa inyo. And syempre guys, huwag niyo kakalimutan i-share yung ating live stream. Ayan. Yes. So, and kung gusto niyo pag-bomet, guys, Phoenix Bet promo code pon WXC. So, ayan, pwede pa kayong bomet diyan. Pang hindi pa lang shadow nagsisimula. And gamitin yung aming promo code lupon WXC, guys. Ayan. Pero huwag niyo kakalimutan, guys, bet responsibly mga sir. Ayan. So, it's gonna be Medusa second pick, ha? Eh, just surprisingly, itong pick ng Extremum, ha? Mostly, nakikita ko yung Medusa as, like, fourth pick, di ba? Or probably last pick. Pero, parang, eto na yung sinabihan nila, like, eto na yung ano nila, eh. Parang go-to hero nila, Scary. So, parang, kaysa kunin ko dito na ng Team Spirit, ha? May mga ganong team talaga, eh, no? Pero, yung iba kasi talaga, mga fourth pick, kasi, isip nila, maraming pangontra, pero, feeling ko, Extremum, inisip nila yung mga konting hero lang siguro na ayaw talaga nila kapag ano, medusa sila. Yan, kagaya ng Anti-Mage, Nyx Assassin. Second skill pa lang kasi. Tsaka lalo na yung Nyx Assassin kapag sobrang taas ng level nito. Ang last, ano eh, last mag-mana burn, no? Lalo na medusa yung ano niya. Yung laban ng T1 at saka ano, ni yun kanina, grabe ginagawa ng Nyx Assassin doon. Hindi siya napapansin masyado sa team fight. Eh, parang nakaskadi yata, syempre, di ba? Int pa din. Pag malaki yung int mo, mas masakit yung... Yung damage. Ano dito? Yes, yung mana burn. Yeah. Tsaka ano din eh, ang napansin ko kanina dun sa game na yon is yung naka-agrim scepter na si Nyx Assassin. Parang hindi nila kasi malapitan ng ano dun eh, ng Neon. Kaya yun din sila, nalulubog lang. Nahihirapan din silang patayin eh, tsaka... covered na covered dun yung ano eh, yung side ng T1 dun. Kaya maganda yung item chase din dun yan eh ni sino siyan yung Slave Stealer si 23 Savage dun yung Skadi kasi kung makita mo meron satanic dun si ano eh no si Natsu hindi siya nakakapag Life Steal pag tinitira siya dito ni 23 Sabog. Pero yan, back to the ball game muna tayo guys and Team Spirit going up for the Tidehunter which is good
Magandang combo to for the side of Team Spirit. They have this ulti dito ni Trend Protector. And syempre, makapag-setup siya na magandang Ravage. Although, yung pack maganda rin dito kasi kumbaga, kung may mag-fail dito na isang ulti, meron naman silang follow-up. Is either way, parehas. Kung mag-fail man isa dito, merong isa pang ulti na nakaabang. So, layo naman yung pinick dito for Team Spirit. And probably post 4 na to, no? Since yung Trend Protector is sobrang useful niya as position 5. Di ba? Pero marami rin silang catch dito sa ano, Ember Spirit ah. May Lion, may Pack, pero Woodwink. Oh my gosh. Hindi ko pa nga alam yung skill niyan eh. Actually, yeah. nakita ko na to. Quattro pwede. Pero I think nakita ko to last time sa OG. Ginamit to ni Thompson as mid lane, which is naging effective naman although throughout sa game, pero I don't think Woodwink is isa hero na parang go through dito sa patch na to eh. Parang hindi pa naano na mga ibang teams eh. Most ano lang sa mga pili lang yata na teams tong pinipick itong si Hoodwink. So tingnan natin kung Extremium is ma-workout ba nila itong Hoodwink pick. Kasi ako personally ako sa Hoodwink dito sa patch, parang nung nilabas siya sa CM and I can't expect na pinipick siya lagi since syempre parang yung mga ibang players na excited din gumamit ng ganitong hero, 'di ba? Pero sa ngayon hindi siya ano eh, no? Parang hindi siya hot pick lagi sa ganitong tournament. Mhm. Pero last bandito, Draw Ranger. Para sa kabila naman offlane heroes ang kailangan nila ibang dito. Pwede kung sa anong offlane hero na makakapagpahirap sa kanilang carry. Kasi carry na lang din ang kulang dito ng Team Spirit, di ba? At actually, center open pa rin eh. It's kind of surprise yung center is mostly nakikita natin siya like first to second pick or probably third pick. Depende rin kung maganda yung magiging matchup ni center, di ba? And yeah, isa din to, Joby, yung Axe. Nakikita din natin sa ibang lane, di ba? Sa China, ginamit nila scary to eh. Di ko sure kung sino yung gumamit na Axe Carry tas Manta style yung build. Tsaka kanina si Kuko din, di ba? Yung Axe na Manta. Axe na nakamanta. Offlane shop in a way, pero ang napansin ko kasi sa Axe yung sobrang open nung kanyang shard eh. Kaya mostly ginagamit nila yung Axe, no? Yung Axe shard. Kasi yung dati kasing talent niya napunta doon, tapos napaano pa, napaganda pa. Yes. Yung attack speed. Mhm. So let's see ano yung last pick dito ng Extremum. Pero sa ngayon for Extremum, wala silang good initiator. Like, yung Ember lang na nakita yung initiator dito and kulang sila sana eh. Kulang sila sa overall tankiness dito na pwedeng mangbarag dito sa Team Spirit eh. Kasi kung makita mo, team fight wise, sobrang ganda ng draft dito ng Team Spirit eh. Although yung hold, tingin ko medyo kukulangan dito yung ano eh, Extremum eh. Meron naman silang Siren Chase, meron silang Hoodwink na anong skill ba yun? Yung second yata ni. Di ko bisado yung skill ni Hoodwink eh. May puno-puno, di ba? Puno-puno. Which Doctor din, meron din siyang stun. Pero, I don't think na. I don't know kung ano, kung which, sa bagay, which Doctor, di naman ganun siya ka ano eh. Ka-reliable stun eh. So yun lang yung parang kulang dito for Extremum. Kasi kung makikita mo yung pack is kailangan nila na ano eh. Kailangan nilang matanggal yung kulit dito ni pack. Kasi once na yung pack dito is sobrang kulit sa teamfight, mahirap lumaban dito yung Extremum eh. Oo, magiging pack game to. Tingnan mo sa hero pa lang nila. Sa apat na hero dito na ano, Extremum, parang wala talagang good catch against dito sa pack, diba? So 16 seconds tingnan natin dito kung ano ba yung sakot nila. They need the stunner for Extremum. If I don't know kung ano yung magiging last pick nila. Let's see. Medyo pinag-iisipan nila. 5, 4 and hello. Okay. Nag-decision na sila. And there's gonna be a center. Yeah. So yun na. Yun lang yung kinukulang nila dito. Overall tankiness and good fit na fit talaga dito sa center. Which is isa din sa meta to eh, no? Sakit din. Sakit pa rin sa patch. Kasi ang napapansin ko ngayon is yung Vanguard sobrang mura na eh, tsaka yung hood. Kaya yes. Yung go-through item ni Centaur lagi. First build na Vanguard, no? Kahit walang boots. Yup.
Sobrang hirap na patayin sila yun. Pero sinagot nila dito ng Ursa Warrior. Mm-hmm. Ede din. Ursa, yeah. Si Poyo yun sa team, ah, sa VG, okay, okay, gets. Siya pala yung gumamit ng Axe Carry, no? Ah, Poyo yun sa VG. Yeah. Pero napaganda dito yung last pick ng Team Spirit, ha. They go for the Ursa na kaya i-punish out dito itong si Center. Kahit sabi mong meron siyang retaliate damage, magre-return yung damage. Kaso it's Ursa to, eh. Once yung level 3 nag-i-stack up dito kay Center, mawawalan bisa yung kanyang third pick. Onat din, ha. Mm-hmm. Even kahit mag-vanguard siya dito, kakalmutin pa rin siya ni Ursa dito, guys. Yeah. Pero I think draft-wise dito, I think, ang talaga ako dito, eh. Team Spirit. Sa ano pa lang eh, sa Tidehunter pack tsaka Trend Protector na first 3 picks. Ang ganda na ng ano nila eh, teamfight nila eh. Ang magiging problem lang nila dito is gonna be the Medusa syempre. Alam naman natin ito si Medusa is gonna be the king of late game lagi. Once na maganda yung kanyang farm, mabilis yung kanyang item progression, di ba? Although si Ursa, tingin ko pwede mag-step up dito eh. Which is nakita din natin yung Ursa na mostly hindi na sila nag-battle fury eh. Go through ano sila dito na Diffusal Blade. Diffusal, eh. Yes. Mm-hmm. Pero so, tingnan natin. Yeah. So yun ang parang nakita kong factor dito kay Ursa sa itemization pa lang. Sobrang priority na lagi dito yung Diffusal Blade. Although yung Diffusal Blade is kind of na-buff, di ba? Kung napansin mo. Kaya most of the heroes na mga PL ganyan or probably mga carries na jug. Minsan nakita ko rin na second or first item lagi nila yung Diffusal Blade. I think depende rin siguro kung mana dependent yung kanilang kalaban. Yeah. Disband ba yung OG? Hindi pa po guys. I think may pag-asa pa yata yung OG, no? Kasi meron pang ano guys eh. Meron pa namang regional qualifiers. Ayun nga lang. Problem lang sa regional qualifiers is isa lang per region yung kukunin sa ating major, di ba? Kasi 12 direct invites yung ano, yung kukunin sa per DPC. Mm-hmm. Sino si JJ? Okay, okay. JJ, pero bago ang lahat, guys. Papakilala muna natin dito para naman sa side ng T-Spirit. Si Miposhka para sa kanyang Trent, Mira para sa kanyang Lion, Toronto Tokyo para sa Puck, Yatoro para sa Ursa, and si Collapse para sa kanyang Tidehunter. And dito naman sa side dito ng Extreme, we have G sa kanyang Witch Doctor, Melodule para dito sa kanyang Ember Spirit, Satchlow para sa Centaur, Chu para dito sa kanyang Hoodwink and Nefrit para sa Medusa. Easy. Mm. Okay. Yep. Thank you kay Direct Eugene. Shoutout sa'yo. And ayan nga guys. So, Civil War pala. Malapit na guys. So, ilang tulong. Yes. Guys, nga pala yung susunod na laban. Black and Yellow versus EG. Yeah, again. Nag-forfeit. Yung Black and Yellow. Pero high stakes din yung game na yun, no? Kung hindi ako nagkakamali. Kasi yung EG, di pa nila secure yung kanilang ano eh. Yung kanilang major slot. Kasi natalo sila sa Queen's Crew eh. Dun sa, ano kaya yung bug na toss. Na dapat EG yung mananalo. Tiny toss. O, yung tiny toss na bug. Ano yan eh. Parang, ilang beses na nangyayari yun eh, no? Even sa last patch pa, may mga ganun na na-issue. Kapag na-tiny toss ka, tapos nag-vibe ka, kung nasa area ka, doon ka, ano, doon ka mag-vibe. Ay, ano rin, nangyari din yan kay Nico yata. Kinash siya ng tiny, si Tino. Ah, pag-vibe ka na nandun siya sa team. Sa Omega, no? Versus Omega. So, we have a pause dito, guys. And, DC naman si Melodule. So, not in favor, sa bottom lane naman, not in favor dito kay, ano, kay Center, which is, ano pala to eh, Trent tsaka ano, tsaka Ursa. So, slow pa ni Ursa dito. Kaya ano, kalmot talaga super dito itong si ano, si Center dito guys. Ba't nag-forfeit? Yan nga lang. Ba't nga ba nag-forfeit? Yeah,
Para yan nga, yun nga parang finorfeit na lang dun nung team ni E. Kasi I think last match na lang niyan, 'di ba? Tsaka either yeah, stay pa rin siya sa upper division. Yun lang yung yun yung bearing dito ng ano eh, ng black and yellow. So parang no bearing na nga rin, no. Kasi EG, di pa sila secure sa major kasi sa NA, ang slot nila would be 2 kasi wala silang wala silang wildcard, di ba? Wala silang wildcard. So, pero at least sure na sila sa TI. Sure na, di ba? Stop jungling. Oo, sure na. Yun yung maganda, di ba? Kasi sapat na yung points nila eh. Kahit sabi mo mag-second ka dun sa last major, tapos kung makakuha ka pa ng points dito sa upper, sa may upper division, di ba? So, ayun kasi, ano eh, dati, nag-iipon ka ng points kahit sobrang dami ng major. So, ngayon, dalawa na lang yung major, tapos meron pang quota na Aegis. I think sila yung first nag-qualify dito, followed by Virtus Pro and actually, IG was qualified din kasi sapat na rin yung points nila dahil nag-champion sila ng last major eh. Major, yes. Mm-hmm. Yeah. Pero back to the ball game, nag-resume na tayo. Mm-hmm. Kasalita pala si Eugene dito guys, di pala rinig sa live. Ayan, my bad. Konsensya. Kami yung post writer. Parang binubulungan lang kami ng D-Bell. D-Bell. Devil in Cry. Pero ang ganda na ginagawa nila dito, inuubusan nila ng 3. Ano dito? Ng, oo. Yeah. Then, tapos sure sila sa left side. Tsaka make sure lang si, ano, si Trend Protector, di siya mga pang sneaky ng, ano, ng harassment. Kasi sakit ng beast damage din ito eh, kaya iniiwasan din ni Sender. Pero wait, nagnormalan sila dito ha. Impel, tatama. Pero may kasama pang gas yan. G dito, makukuha yung first blood dito ni Miram. Pero first blood is brought to you by PNXBet. Promo code upon WXC. Guys, kung may katanungan kayo, message lang sa Kuya Nick na page. And wag ka kalimutan bet responsibly. Pero eto, Ursa nakakin sa kanya dito, Facebook's defusal. Facebook's defusal, tapos meron pang Morbid. Saba, siguro casual lang na Morbid para dun din sa return damage, mala lifesteal niya dun sa third. Kaso kahit di siya mag lifesteal dito, boots man naman siya eh, meron naman siyang enrage eh. And sa mid lane naman, medyo di natin napapag-usapan din to, Jovi. Medyo match lang to, tingin ko. Kaso, sobrang kati dito ni Meljun and I think yung minax out nyo dito itong Sleight of Fist. So, kaya nakita nyo yung pack is ramdam na ramdam mo yung damage nung kanyang Sleight of Fist dito ni Ember. Parang sa bot nyo dito pinagpapalo ng Center War Runner. Sakot din, ha? Yeah, pero so far, maganda naman yung so far, maganda naman yung lanes dito. Yung center, I was kinda surprised na nakapag-farm pa rin siya. Mas mataas pa rin yung CS niya kay Ursa. Pero Ursa, kinda nakakahabol naman siya. So yun lang yung parang win ni center na ano eh. Na kahit madurog siya sa lane, at least may farm siya. So parang inuutakan na lang niya sa lane nitong si Ursa. So kailangan lang niyang maging ano, kailangan niya maging play safe dito. Kasi alam naman natin si center, isa sa mga hero na, uy, wait lang, sa mid lane? Oh. Para sa mid lane dito, delikadong buhay ni Melojul. Oh, ayun lang. Yeah, verified. Yep, verified saves the day and may bote pa naman dun si Ember. While ito sa bottom lane, Ursa is surprisingly na naano siya dito ha, na papunish siya dito netong si Hoodwink. So I think si Hoodwink lang talaga yung nagbibigay ng damage dito kay ano. Kaya Ursa. Pero kaya naman kasi follow up dito ni Center, kung pwede siya makapag-set up dito ng second netong si Hoodwink. So parang nangyari lang sa bottom lanes, parang naging balancer dun si, ano, eh, si Hoodwink. Even yung on paper wise, lamang talaga dapat dito, lamang talaga si Ursa sa laning phase dito eh. Pero yun nga, pero good thing for me Poshka, naano naman niya itong si Chu, nabibail out niya. Pero eto na. Ayun na nga, siya sabi natin. Tali ito sa puno, plus of stamp. And mamamatay dito si Miposhka. Isang tali lang, no? Pero yun nga, I think overextended dun si Miposhka eh. Nakipag
naipag-trade siya dito kay Hoodwink. Yeah. Kasi range naman technically range naman nitong si ano eh, itong si Hoodwink, kaso yun nga medyo na pa overextend lang siya doon ng bagya. Pero yun nga, wala na pagbandaha dito, pero na impale dito si Witch Doctor. Pero goods na goods din dito yung lane ng Medusa. Yeah, so far good. Nakakabawi naman siya CS and Centaur, he's a top chart. Pero actually yung dalawang course dito ng Extreme, sila yung top chart sa ngayon. Medyo maganda yung lane dito ng both side lane sila. Even itong si Centaur, ganda rin actually. So tingnan natin dito kung makokontinue ba nila yung momentum nila na ganito lang, na kinukulit lang nila yung both side lane sila dito. Tsaka si ano din naman si Tidehunter, hindi rin siya makakalapit dito. Although may farm naman, medyo may farm naman siya. Pero Mira, nanganib yung kanyang buhay dito. Gosh, ang sakit ng Anchor Smash. Pero ang tamang micro pa rin si Mira dito. Pero si G mukhang mabibigyan yata, wala pang stun. Pero collapse, hindi sila dumadamage. Yeah. Pero si Mira dito, nangyari dun na ano lang siya eh. Dumidistansya siya kasi wala din siyang pets dun. So ayun, tingnan natin dito. Pero 1-1 lang yung ating score, so medyo slow pace yung nangyayari dito sa ngayon. Mm-hmm. Mag-rank na lang daw kasi alam na na yung result. Hindi naman, siguro ano lang, parang alam na, wala na rin, yun nga, gaya na sabi ni TD natin, wala na rin bearing yun for Black and Yellow kasi stay pa rin sila sa upper division. Pero yun, the stop. May push ka, nabot ng hoop stamp dito. Pero tamang bile time na lang siya, ninonormal niya si Chu. Pero Chu, makakatakbo ba? Meron siyang wind run dito. Tignan natin kung makakatakos ba, nag-pop ng clarity. Ayan, okay. Nakakatagos kung saan-saan. Oo. Yung kasi maganda sa... Yung kasi maganda sa third skill niya eh. Pwede siyang magano doon eh. Pwede siyang magtago-tago sa puno. Kaya wala din way na itong si Orsa na hamahabol basta sa punoan kay Hoodwink. Pero I think makapagtipi naman siya into safety. Kaya maganda na rin yun kasi sa bottom is itong si Yatoro na interrupt ni farm niya. So okay na rin yun for ano, for Extremum. On item ni Hoodwink dito, yun yun. Ah, magana siya. Mag-earn of shadow. Well, si Ember. Okay, ano pa rin, face puts. Kumuha, tila mo, nakita mo yung item dito ni Ember Jobin. Kumuha siya ng Infused Raindrop para hindi siya basta-basta na ba-burst niya itong si Pak. Tsaka makita mo si Pak, wala siyang face ship eh. So more on focus siya dito sa imamax out niya dito yung first and second. Tsaka kung isipin mo, wala naman siya masyadong madadodge dito eh. So good naman yun. Mag-orb of corrosion to si ano, pining ko lang Ember. Pwede. Diba, madalas ganun kasi yung binibuild na rin sa Ember Spirit. Pero eto, Gina daw. Okay. The Firmelo Jewel and... Uy! Ayun na, nag-tipin na si Cho. Nawala. Di lang kita yung animation sa akin. Mm-hmm. One and two score. Ito. Mm-hmm. Ayahay lang buhay. Oo, kulang pa. Ah, item. I think Rectavanger na yata ito. Ay, hindi. Meron siyang boots. Bagay, ano din. Kailangan nyo talaga ng early boost dyan para din sa slow. Or sa kasi. Tapos may kasamang trend. Kailangan din talaga ng boots. Ah, okay, nagood siya. So ito, good item choice pa rin, even though usually yung go-through item niya na Vanguard, instead nag-hood siya. Marami naman siyang ano eh, marami naman siyang matatank na ano dito, magic damage. Kaya okay lang siguro yung recta hood muna. Pero sa top lane dito, nabandahan ng coconut. Pero napaka-coconut ni Collapse. Pero actually masakit din yung combo na to ha. Yung Witch Doctor, meron siyang Maledict plus yung Mist Sneak pa ni Medu. What if kung nag-bounce pa yan ha, sobrang kate yung madedelt niya na damage. Iisipin mo. Then pag na-max out pa dito netong si Witch Doctor yung kanyang third. Well, pero Ember, nag-TP siya dito ha. So walang idea dito yung Team Spirit na si Ember. Nag-aabang siya and speaking of, yun na, may idea na sila. Speaking, na searing chain dito. Collapse, may six snake.
umamatay ba siya dito? Tingnan natin, pero light of peace. One more? Makarong oy! Survive siya! Pero I don't think okay. Pero munti ka na, no? Napakakunat. Pero ang ganda ng item din ni ano doon ni Tidehunter. Nag-early hood siya para matangkap niya dito yung Maledict. So good item choice dito for Tidehunter dito. Hindi siya nag ano, hindi siya nag boots agad. Pero usually kasi arcane boots tas pwede rin siyang mag vlads. Kaso yung vlads din kasi na hindi siya affordable na ibay sa isang offlane ngayon eh. Dahil sobrang ano, sobrang mahal. Mhm. Mm-hmm. Pero maganda rin kasi para ano, para makaano siya, makalain siya dito sa Medusa, masakit din eh. Oo. Sakit nga lalo na pag may ano na 'yan ha, yung Agshite. Oo. Agshite na ano, no. Magiging bato. 'Di ba ano 'yun? Ang tawag dito. Kung ano yung mana steal niya mas malaki. Yung mana steal pa rin 'yun, 'di ba? Yung Agshite niya. Pero hindi yata mababawasan ng mana. Okay. Yung ano niya. Yeah. Tatalab ba yung Mystic Freeze sa Mystic Sneak once na makapag-ags or sa ano lang? Ano ata hindi ko Mystic Sneak once na nakapag-ags or sa kahit naka rage. Pwede siya main rage kasi stun pa rin naman yun eh. Masabi mo pa rin stun yan kahit ilang seconds yan pero wait lang. Pero mabibigyan dito si Shaklo na coin. Tanggay, sorry, binasa ko yung ano eh. I-chat din eh, hindi ko rin... Hindi yung sa ano, Medusa, binasa ko yung Medusa. Okay. Oo guys, natama siya. Natatalab yung Priest na Mystic Snake once na naka-ags na kahit. Mags, yes, pero ano... Na. Ano, may damage reduction yun. Siyempre naka-enrage eh. Mm-hmm. And yung... yung stun duration niya is magiging ano lang, maikli lang, like 0.1 seconds lang yata yun. Kasi 1 point something yung ano niya eh, yung aganims na itong si Medusa eh. Wala nang next series boss. Mamayang 6 AM kung di yung nagkakamali. Malaki yung jump ng ano natin guys, kasi nag-forfeit yung BNY. Nag-forfeit. Parang daming stock. Daming stock dito, makikita kaya ng Team Spirit. Yeah. So I think ito yung kailangan ng ano dito ng Team Spirit eh. Maging aware sila sa mga stocks din dito nitong side ng extreme kasi Medusa to eh. So expected mo na may mag-i-stocks dito na isang support na para maging maganda yung farm dito nitong si Medu. Although ngayon is ano eh, sa ngayon walang nagche-check dito sa may triangle, wala rin nagche-check dito sa bandang jungle okay. Side. And si Shachlo pa yung nag-e-stack. So binibigyan niya ng level muna itong si Hoodwink. Although Hoodwink, meron na siyang level 6. So meron na siyang sharpshooter. And... Hindi niya na-stack. Yun nga lang. So kailangan na dito ni Hoodwink. 6 na siya already. So pwede siyang... pwede siyang mag-rotate actually eh. Pero I don't think mid lane would be ano dito. Hindi siya yung ano... Hindi siya favorable sa... Oh, mag-rush agad. Dalawa kasi yung ano niya eh. Dalawa yung lifesteal niya dito. Ganda no, pag possess mas tas ano pa, morbid. Mas possess, mhm. Easy. Easy rush. Pero walang idea din kasi dito yung extreme move na nag-rush eh. Kasi usually, mga 10, level 10 or 11 yung parang so, ano bago eh, go timer ng kanyang rush eh. Pero ito, hindi expected to, okay? Roshan makakuha dito ni Ursa and... ano kayang balak dito ng resign. Probably going for the top lane and bibigyan niya muna ng solo EXP si Trent eh. Kasi si Trent siya yung nag-sacrifice ng ano eh, ng solo EXP. Kailangan niya talagang si Ursa is maging ano, online agad pero, dito. Oy! Umamarito yung Edgepike, 2-man hoop stomp. Pero may pana, andi na natin si Melo Jewel. Wala nang backup dito si Yatoro at mukhang mawi-waste lang agad dito yung kanyang Aegis. Pero ayan na nga, meron pa siyang ulti dito. And range mapapop. Death Ward na ibigay na rin pero nandito na yung dalawang hero. And pero dito na rin yung... Oh, walang tinamaan yung coil dito ha. Wala na dodge eh. Pampit, gagamitin na din. Pero yun lang. Ursa survives. Posted. Posted sila dun. Tsaka Ursa, somehow nag-survive dun ha. Medyo waste yung Aegis. And for ano dun, for Team Spirit dun.
hindi sila aware din na eh. Sobrang daming heroes dun ng Extremum. Yung Blink Dagger ni reveal, First Reveal yun by Centaur. And ayun nga. Pero I think in harm's way, ano din eh, muntik na talaga dun si Ursa. Pero good thing na si Mikoshka meron siyang third and minax out niya yung kanyang living armor. Kaya nabuhay dun si Ursa. Aso Ravage, kinumit na rin eh, para mapag-save, sinasave niya lang itong si Ursa. Pero merong ano eh, merong overgrowth si Miposho. Kaso yun nga lang, wala silang follow-up. So parang wasted. Wasted lang if ever magsusmoke sila dito. So back to farm lang muna dito yung Team Spirit. Nasayangan ako sa Aegis. True, ako rin eh. So, sobrang bilis bago magamit dito. I mean, hindi talaga nagamit talaga. Pero ito, si Collapse yung nagbabalakan nila dito, pero parang wala lang yung... Pero ano din eh, aware din dito. Saka maganda dito for Extremum is pinaprotekta nila yung mga towers nila eh. Tsaka kung makita mo yung lineup dito ng Team Spirit, wala silang ano eh, wala silang pang take ng towers dito eh. Yung Ursa, hindi siya yung hero na right clicker na magaling sa ano eh. Hindi siya yung hero na sa mga towers eh. More on teamfight talaga yung Ursa dito. So, mahirapan talaga dito mag-push itong Team Spirit. Yaman ng Ursa. Kung sigurong mag Mimim Humber si ano dito, si Trend eh. Kaso ang ano niya, prioritize niya dito eh, is yung Solar Crest. Bubuo siya ng medallion dito, pero nag-smoke up dito coming from Extremum. Tignan natin dito. Oh, dagger na to, pero sa bot lane dito, na-force dito ni Ursa yung kanyang gaze, and may smoke, 3-man smoke sila dito. Yeah, pero bago sila mag-smoke doon, ang ganda ng scan nila, so aware dito yung Team Spirit na nag-aabang doon yung Extremum, and nakita nila si Medusa na kakabalik na sa Medusa? May Prime Head. Silence, at na-finger agad, mamamatay, pero na-pop dito yung Stampede. Medyo huli na ang lahat. Huling-huli talaga. Tsaka aware din sila si ano eh, si Medu is nagpa-play around lang siya sa mid bottom, and after niya doon magja-jungle siya sa may triangle, so naging aware din dito. And yung scan talaga naging ano din eh, naging factor doon, kaya nag-rotate dito yung Team Spirit. Pero yun nga, speaking of pero to hooktop Maledict and mababurst out dito yung Ursa, pero naghahanap pa sila sino pang pwedeng sumunod sa promo. Yeah, pero wala, nag-miss yung searing chain niya. True. Pero okay lang sa kill pa rin. And bawi na dun, I think, yung Extremum. Kasi lahat ng TP's na-commit na sa bottom lane eh. And Ursa and Tide trying to shove sub lanes. Pero si Ursa, itong si Medusa, okay. Depending lang itong kanyang mid lane. So sa ngayon, wala pa na-push dito yung Team Spirit. Although for Extremum is... Ito si Mikoshka trying to defend their bottom tower, pero magti-TP yata sila and yun lang. Oh! Pero mamamatay yata dito ni Mikoshka. OG nagamit na rin Mira. Walang tinamaan sa kanyang impale. Pero Hex dito para sa Witch Doctor Collapse, nampas. Yes, pero ipigil na lang kill dito kay Yatoro. Walang tumama sa stun niya. Saka tagal din nila mag-take ng tower dahil din sa living armor namin lax dito netong si Mikoshka. Kaso ito na, si Nefrit. So aware na sila dito na walang overgrowth tayo, wala siyang finger. Although si Pac meron siyang ulti, kaso I think ito na yung push yata nila. Yeah, so first tower dito ng Extreme. Uy, layo, may de-deny. So no way, sir. Yeah, no way, sir. Calculated. Pero good thing naman for ano, for Team Spirit, nakakuha naman siya na lang top lane. So ano lang, trade lang yung nangyari dun. So na item ni Bedu dito. Yeah, actually manta na siya dito eh. And going for Aghanim Scepter. Aghanim, siya yung casual na item na ngayon ng Medusa. Yep. Pagkatapos mag manta style. Mostly ano no, tawag dito SNY. Or I think dependent siguro kung sobrang dami ng stun lock. So nakita ko kasi pag nagbibuild ka ng SNY eh, situational lang, like pag may mga Lion, may mga sobrang dami ng stun lock. Although ano din eh, safe. Kung makita mo din for Team Spirit, dami din nila lockdown eh. Siguro okay lang siguro yung Panta para yung illusion niya pwede rin mag-farm. Para mas mabilis yung ano niya, yung item progression niya.
Gamitin niya na lang sa pang farm, no? Mm. Anong team to, boss? Ito, ano to, guys? CIS region, upper division. Ito yung Team Spirit versus Extremum. So, itong game na to, no bearing na to kasi Team Spirit nag-qualify na sila sa major sa group stage. And Extremum magre-relegate sila sa lower division next season. Yes. Mm-hmm. Pero spotted nila dito si Tidehunter. Pero ito na nga, Nephrit, magpop-up na kaagad dito. Pero impale sabay talikod lang. Eh? Uy! Pero gagamit na yung Stampede dito. Dalawa na hugot dito. Plus hook stamp. Pero Ratbridge committed na rin. Andito na rin yung Ember Spirit. Mamamatay ba? Pero mamamatay yata dito si Pac. Kapalit ni Medusa. Hindi pa sila tapos. Namatay na din si Lion dito. At si Centaur. Pinagahataw. Medyo annoying dito yung ano, ha? Pero walang mana to si Melojul, ha? Oo. Nako po. Pero ito na. Coconut, magpapasapasahan ba? Nope. Ganda. Doom standard. Oh, yung ano, Hoodwink. True. Pero good thing, nakuha nila si, ano, si Medusa. Hindi siya nakakataw doon. Although, napop naman niya yung kanyang ulti. Pero, once na si Medusa out of position, kaya siyang natatin dito netong si, ano, si Ursa at the moment. Kasi, kulang pa siya sa item, eh. Manta pa lang yung item niya dito. Silence plus OG kasi kaya manta. True. Isa din fact, isa ding reason kaya nagmanta din siya. Silence din tsaka yung overgrowth. Although kaya naman niya siguro ano yun. Kaya naman niya siguro ESNY. Kasi yung Lion, once na ma-hex ka stun, tapos slow pa ni Orisa, defusal. Easy burst dito si Medo. Pero kung titignan mo, magaganda rin talaga SY. Sa game natin. Oo, yun nga eh. Yun din yung ano, iniisip ko kung SY to. Pero siguro yun nga. Same din eh. Kapag kinoil ka naman, hindi rin madadodge ng manta mo, pero gagawa ka pa ng exhibition, diba? Oo, yung ginagawa ni RTC, no? Naalala ko yun yung ano eh. Yung pag nagmamanta dyan si RTC, yung dami yung namamanta dyan. Even yung Dream Coil. I'm dead. So isa sa kasi sa mga highlights din doon ni RTC eh. And siya pa lang yata na una ko nakita ng ganun eh. Aside sa kay RTC, wala na akong nakitang gumagawa na ng ganun eh. So parang calculated ni RTC lagi yung mga ganun na manta dodge eh. Mm-hmm. So magpush dito yung extreme mo. Yeah, pero no ravage pa rin na 25 seconds. Pero yun lang. Tumalun sa backline dito. Yung pack. Yep. Ayan, makapat out lang muna. Uy, pero Dinora, kaso agrim sa to, ha? And, yeah. For 12 seconds with Ravage, ha? So, ready na dito yung Team Spirit. Ever red yung Ravage online na dito. Kaso, okay. Meron, nandiyan naman siya, no? Si Ember. Meron naman siya Remnant. So, let's see. And, natigil yung push dito na Extremum. Eh, lang. Huwag ka lalapit dito. Titip kita. Okay, at ay dyan, boom. Ako ang gwardiya. Ako ang gwardiya sa mid lane. Wala kayong maano sa akin, wala kayong mapapala. Dagger na yung Lion. Yep, oo. Good night in choice din para... Oh. Actually, kay Ember din eh. Lagi niyang huliin si Ember, wala siyang gagawin dito. Pero unless may BKB siya, and yun na nga, BKB na dito si Ember. Kaya surprise si Ember dito, nag-rec... First item BKB eh, pero uy, si Nephrit. Malayo to ah, pero nag-smoke dito yung Team Spirit. And kita nga siya. Oo, ang kasama nila. Pero maipapap na dito yung gaze at maipapap na rin yung Stampede pero samantalang sa may bandang taas na coil dito yung Centaur plus na slow Toronto Tokyo pinagra-right kick lang pero Nephrit nagsisilbing Tore nakatayo lang dito medyo magulo yung kanilang teamfight unang mamamatay dito yung Trent and nagtayo na rin ng Death Ward dito ang tungkot ng matanda Pak low HP pero makaka-escape siya. Medyo magulo yung go dito ng Team Spirit, ha? Kaya ano, ha? For Team Spirit, parang di sila nagkasundo doon na sinifo-focus nila. And then, si I think si Ursa, may sarili decision din siya doon sana, eh. Doon sa backlines, eh. Yun nga lang, naging fail dahil wala din siyang follow-up doon. May Ravage. Pero may Ravage pa rin dito si Collapse, ha? Yeah. And Roshan is up din. And second Roshan na to, guys. And Sancho trying to steal. Kaso aware sila dito ah. Nagpakita kasi yung Tide eh. Wala nang alam nung una eh. True.
Nanihisyo pa eh, no? Pero may ravage sila dito, and coil 12 seconds, mag-up na. Tamang tayo lang dito si Neptit, pero wala siyang damage. Wala siyang damage, no? Kahit ano mo siya eh, i-mystic snake eh, pero ayun lang! Uy, Neptit! Bogo dito! Pero malayo yung ibang kampi niya. Ravage dito! Tinaman yung tatlo, and OG sa tatlo. Napakaganda, coil din sa tatlo. Pero tignan natin kung magiging enough ba yung damage nila dito. Stampede magagamit na. Pero mamamatay dito yung dalawang core ng Extremum at mukhang habol pa sa promo yung Witch Doctor. And libreng-libre na sa kanila yung Roshan. Ay, ay, ay. I don't know anong ginagawa dun ni Medusa. Siguro hindi niya napansin na wala na siyang kampi dun eh. And ang layo din kasi nung Extremum din yung parang hindi sila ready dun sa ano na yun. Parang hindi sila ano eh, like, di sila lock position that time kasi ina-attempt na dito ng Team Spirit yung Roshan. And I think parang isa ding factor si Tidehunter is kinukulit niya si ano eh, si Medu eh. Kung makita mo ilang beses lang nagre-right click dito si ano eh, si Tide eh. Na parang siguro medyo nagsilbin dun bait si ano dun si Tide. Oh, walang damage, nakakaloka. Yan nga. Boss Joby, may chance ba magkaroon ulit ng face-to-face sa Civil War Final Season 7? Aron, parang malabo eh. Kung magiging okay na ang lahat. Yun nga din eh, kung okay na lahat. Siguro, tingnan natin guys ha, kung wait nyo na lang siguro yung announcement. Yun nga yung kinagawa dun ng Medo. Pumasok siya, chinik niya kasi kung ano. Actually, chinek naman niya eh. Chinek nga niya, pero sobrang tagal niya dun sa ano na eh. Like, mga 30 seconds or mga, let's say, mga 1 minute, nag-stay pa rin siya dun sa ano yan eh. Sa mid-mid eh. Pero nakita natin dito is hindi pa siya ganun kakunat ah. Kailangan pa niya item actually eh, at least. Pero, it's going for Daedalus dito. Pero, I think kailangan niya dito ng Skadi, probably yun kasi oo, yung item niya eh. Hindi siya makaka-right click dito ng maayos. Kasi once na na-focus ka dito ni Orisa plus Ravage, mahuhuan ka pa ng mana, edgy na. Ingat-ngat. Mabigyan agad dito ah. Yeah. Samantalang sa bot lane, hindi yung tumama yung coil. Tumama yung coil, yeah. Oo, sa bot lane. Papatayin sana nila. Nakatingin ako sa ano eh, sa skill nung ano. Fuck. Yep. And ayah. Mayaman pa. Oh, actually mayaman pa yung Tide sa Ember, ha. Difference yan 2k gold lead. Pero kasi yung makita mo si Ember, nag first item siya ng BKB, then ayan nga, Maelstrom, hinulay niya yung damage item niya. And okay din naman kasi yun eh. Medyo gets ko rin kaya nag-BKB agad dito si Ember. Siguro para din, if ever na si Lion, ready siya sa mga blink daggers, ganyan. Or once na nakita niya agad si Lion, pwede siya mag-BKB agad para walang bosses sa kanya yung lockdown dito ni Lion, di ba? So yun lang, parang nakikita ko lang dito kaya nag-BKB agad si Ember. Pero who'd we going for Aghanim's? Ano si Aghanim's na ito? Hunter's Boomerang. So di ko masyado gets kasi kung ano yung effect ng Aghanim's ni ano eh, Hoodwing eh. Di kasi masyado kita eh, like di, kahit sa pubs, hindi ko napapansin na may nag-Hoodwing talaga na item na Aghanim's. Siguro bihira lang. Oo, pero shoutout nga pala sa tropa nating Luis Asistio dyan. Ang idol kong konsehal, pero sa mata nito, back to the ballgame. Mamamatay agad dito yung center, pero nag-BKB na si Melodule. Meron ditong overgrowth. Wala kang pantakas dyan. Plus, may coil na Aghanim's dito. Huling-huli, batang-bata. And mamamatay na rin agad dito yung Ember Spirit. 3-for-1 exchange. Okay. And yun nga, it's Urza eh, na kayang-kaya niyang baragin tong mga nasa backlines eh. And ayun nga, nakadudge naman si Medusa. Pero may sagot na dito yung BKB ni Ember. Yan nga, yung Aghanim's reveal dito ni Pak. Sakto-sakto yung dating ni Pak doon. And hindi pa nababurn dito yung Aegis. Yep. Ng isang Orsa. Pwede pa sila magmatapang. Pero sa bot lane, Ravage! Makakancel dito yung TP na Medusa. And Medusa, saan ka pupunta? Pero merong Stampede sa Ultra. Tingnan natin, andito
yung trend protector na slow then silence at eto na ang mga plantita nilabas na at andito na rin si Atoro pero bumabalik lang dito may hex and hoof stomp sa dalawa tignan natin kung mabubuhay ba Yatoro wala nang mana no. And nakakumatay dito godlike at humabal mo sa promo si Witch Doctor eto na ang mga plantita pampabagal kinakait lang nila dito yung centaur at mukhang mamamatay impale flash lichin mamamatay ayun nga damay si B parang nangyari dun damay si B yan eh tiyatry din protectan dun ng extreme moon si Medu cancel kasi yung TBA with that ravage and ayun nga it turned to the disaster dito for extreme moon ganun kaganda yung nangyari dun oh and ay kita ba nila ay kita nga oo pero nakapag BKB agad dito ay, pero may overgrowth tignan natin hindi siya makakatakas pero nagkakasa walang damage takto kumalembang na yung Aegis dito pero Yatoro dito galit na galit parang nasira yung mouse oh dire-diretso dire-diretso walang takot eh no ay 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 tsaka ano din yung overgrowth eh aware din dun si ano si sino ba to si Trend Protector kasi pag nag-pop ka ng BKB may chance pa rin mag-overgrowth eh no unless kung mag-overgrowth pwede siya mag-BKB eh ano after ng overgrowth yun pero ayun nga I think patay na dun si Witch Doctor pero si G ang pagkaing natural hindi gawa sa inahing baboy mamamatay yeah grabe si Tay dun no sobrang farm onga aba item na ito check natin ah Shiba yun yung bilis na nga na ito eh 29 minutes and then isa kang offline na Tidehunter na mostly hindi mo expected na ganito ka ka-farm eh no ang bilis na event target tapos meron pang ano Shiba eh oh, ay pero nako po minasamasahi dito harap na sir ah, sana... harap na po sir pero hindi tinalikod niya eh mukhang masakit yata likod ni Centaur ah parang wala silang damage eh no and then kulang sila sa damage even si Ember nag-damage type eh kaso nag-fall off parang hindi naman sa nag-fall off eh parang binigay lahat ang nangyari dito is binibigay nila kay Medusa yung all-in nila kasi siya yung magiging damage output nila sa late game eh kaso I don't know pero yun sa nakikita ko dito for extreme moon kasi parang hindi ang ginawa ni Ember di siya masyado nag-farm eh so usually kapag isang Medusa game mayroon magiging passive ka tsaka magiging defensive ka dito pero Bloodstone ha para dito kay Pak tsaka ano din eh may mga times din na check lagi dito si Medu sa mga vision din dito ng Team Spirit kaya kung napapansin mo yung map control wise nasasakop din dito ng Team Spirit kasi pinafarm lang nila dito yung jungle ng extreme mo wala kamote na sila dito wala check ano na sila dito eh parang stranded na sila dito sa may base eh dito lang sila maglalaro mag aasa lang sila sa may creep wave tsaka si Ember din kasi na hindi rin siya makalabas eh nakabang lang sila yon then may BOT naman si Pac pero yun na mukhang mag smoke dito yung extreme moment Mira he's hiding in the trees pero kita si Pac nasira niya dito pero yan tuman coil dito uunahin dito yung center planner nag-BKB na dito yung Medusa pero mapapap dito yung stone gaze uy collapse nag iniiwan na lang nila dito yung Medusa and mamamatay dito si Witch Doctor Nefrit dito nag-iisa na iwan si Bunso ah pero Ravage hindi pa nagagamit tatamaan dito yung dalawa and pumasok uy, overgrowth mamamatay dito and tatawagin na yung GG yeah there's no way it's ano Pasans, medyo ano ito, one-sided game na to. And yung map control din kasi for Team Spirit, sobrang ganda din eh. Nung time na ito si Medusa na Manta style pa lang siya, sobrang hirap niyang mag-farm din eh. Hindi niya na-tick din yung kanyang timing nung Aghanim Scepter. Plus, and then I think yung BKB din is kana ano na yun, parang no choice na item na eh. Kailangan mo talaga sumugal ng all-in. Siguro kaya nag-BKB siya. Saka napapansin mo kasi ang dami din stun lock dito ng Team Spirit kaya na first out siya ng BKB. Kaya makita mo, 0-5 yung Medusa dito and hindi siya, parang hindi siya ganun ka-impactful dito sa game na to. Dahil din sa item choice din dito nitong si Orisa with that Diffusal plus
Tsaka makita mo kasi wala din siyang galaw doon kapag na-overgrowth eh. So ni parang iniintay lang nila doon na mag-pop siya ng mata and then overgrowth lang dito netong si Miposhka. Same goes for Ember din. BKB niya medyo napapop niya agad kaya ayun nga. Think of isa din factor dito yung overgrowth kaya kahit mag BKB dito yung extreme na-hold pa rin sila. Yep, yep. Pero guys, game number 1 pa lang 'yan. And syempre, para sa mga gusto pa humabol, guys, promo code Lupon WXC sa PhoenixBet. And syempre, magkakaroon muna kami ng short trick. We'll be right back. Yep, exactly.